Araw-araw naglalakad ng 10 kilometro ang lalaki. Pero noong sundan siya ng mga pulis, ay napaiyak sila sa nalaman. Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Haligi ng Tahanan. Sa kabila ng kahirapang nararanasan ng pamilya ni Rodrigo ay marami talaga ang namamangha sa kanila dahil palagi pa rin nakikita ang matatamis na ngiti sa kanilang mga mukha. Mayroon na siyang asawa at 2 anak at kung minsan pa nga na nagkakaroon ng inuman ang mga kumpare ni Rodrigo ay natanong pa siya ng mga ito. Alam mo Rodrigo, noong hinihintay ka namin dito, kanina na makarating, pinag-uusapan ka namin dahil bilib na bilib kami sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain na pero grabe ang hirap na dinadanas nyo ngayon. Ngunit napakasaya pa rin ang pamilya nyo. Napatawa naman si Rodrigo at sumagot sa kumpare niya. Siyempre naman mga pare, kung ano lamang kasi ang mayroon, sapat na yun sa amin. Hindi na kami naghahangad ng kung ano-ano pa kapag wala talaga. Ang mahalaga ay kumpleto kaming pamilya. At nakukuha ang mga pangunahing pangangailangan namin, kagaya na lamang ng pagkain at bahay na tinitirhan. Saka tayong mga Pilipino, sa ganito rin tayo nakilala, nakangiti pa rin kahit nahihirapan. Tama ka nga paring Rodrigo, mabuti pa yung mga anak mo, kontento na sa kung anong meron kayo. Yung mga anak ko kasi, sakit na sa ulo tapos nagdadabog pa kapag hindi nakukuha ang mga gusto. Sana lang ay maging katulad din ng mga anak ko ang mga anak mo. Sabi naman ng isa niyang kumpare. Sa maliit na kinikita ni Rodrigo sa pagiging isang construction worker, ay pinagkakasya niya ito upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya lamang kasi ang inaasahan ng mga ito. Dahil wala namang trabaho ang asawa niya, kaya patuloy siyang nagsisipag nang sa ganoon ay may maipakita niya ang pagmamahal niya sa mga ito. Isang araw, pagka-uwi ni Rodrigo sa bahay nila ay naabutan niyang nakahiga sa kanilang kama ang asawa niyang si Milnet. Kaya dahil na rin sa pagkapagod niya sa pagtatrabaho, ay sinubukan niyang yakapin ang asawa niya at lambingin. Milnet, mahal ko, ngayon na lang tayo nagkaroon ng oras, no? Para sa isa't isa. Habang wala pang mga anak natin, ay maglambingan na muna tayo. Namiss ko rin kasi ito eh. Subalit ang hindi naman inaasahan ni Rodrigo ay noong magalit pa ang asawa niya. Naku Rodrigo, tigil-tigilan mo ako sa mga pakana mo. Hindi na tayo mga bata para sa mga ganyang bagay kaya layuan mo ko. Teka nga, tatayo na ako. Siguradong pauwi ng mga anak ko galing sa eskwelahan kaya magluluto na ako. Pero bakit parang maaga ka nakauwi ngayon? Hindi ba dapat mamayang gabi ka pa? Ikinagulat talaga ni Rodrigo noong maging ganoon ang reaksyon ng asawa niya. Hinawi kasi nito ang kamay niya paalis sa pagyakap niya at biglang tumayo sa kama. Pero kahit na ganoon pa man ay inisip na lamang niya na baka pagod lamang din ito sa mga gawaing bahay. Pasensya ka na Milnet ah. Maaga kasi kaming natapos ngayon sa trabaho kaya maaga rin kaming pinauwi. Sige, magluto ka na at magpapahinga na lang din muna ako. Humiga na lamang din si Rodrigo dahil masakit ang kanyang katawan dahil sa pagtatrabaho. Pero hindi niya namalayan na unti-unti na siyang napapikit at tuluyan ang nakatulog. Nagising na lamang si Rodrigo noong tinadtad siya ng halik ng bunso niyang anak na si Princess. Nakauwi na pala ito galing sa eskwelahan. At tuwang-tuwa ito noong makita siya. Papa! Gising na po! Mabuti at maaga po kayong nakauwi ngayon. Tignan niyo po itong mga stickers na nakuha ko. Bigay po ito sa akin ng teacher ko kanina. Dahil nakasagot ako sa mga tanong niya. Nakangiti si Rodrigo habang pinagmamasdan ang kanyang anak na masaya. Wow naman anak, ang galing-galing mo naman. Kaya mag-aral ka pang mabuti ha para maraming stickers pang makuha mo. Palagi ka lang sumagot sa mga tanong ng teacher mo dahil tataas ang grado mo sa kanya. Nasaan naman ang Ate Erica mo? Nandun po sa labas si Ate Erica at nanonood ng TV. Hindi po niya alam na nandito na kayo kaya gulatin niyo po siya. Dahan-dahang lumabas ng kwarto si Rodrigo at ginulat ang panganay niyang anak.
Kahit ito ay tuwang-tuwa rin noong makita siya at ginamit nila ang oras na iyon para magkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw nila. 12 anyos pa lamang ang panganay niyang anak na si Erica. At 2 taon ang tanda nito kay Princess. Pangarap ni Erica na maging isang doktor at gustong-gusto nitong maiahon sa kahirapan ang pamilya nila. Sa batang edad pa lamang ni Erica ay bilib na talaga sa kanyang tatay niyang si Rodrigo. Naiintindihan kasi nito ang kalagayan ng buhay nila. At palagi nitong sinasabi na balang araw ay siya raw ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema nila pagdating sa pera. Makalipas naman ang 2 linggo, isang gabi ay naglalakad pa uwi si Rodrigo galing sa trabaho. Ngunit noong malapit na siya sa kanilang bahay ay naaninag niya ang asawa niyang si Milnet na tila mayroong kasamang isang lalaki. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Kaya nagmadali siya sa paglakad para makita kung sino nga ba ito. Hanggang sa makalapit si Rodrigo at narinig pa niyang sinabi ng asawa niya sa lalaking ito. Bilisan mo, Anthony. Umalis ka na at baka maabutan pa tayo ng asawa ko. Sige na, dahil pauwi na yun ng ganitong oras. Sumagot pa ang lalaking si Anthony at sinabing, Oo, ito na nga at aalis na rin ako. Tawagin mo ko mamaya, ha? Bago umalis ang lalaki ay nanlaki ang mga mata ni Rodrigo noong makita niyang humalik pa ang lalaking ito sa asawa niya. Kaya noong maglalakad na sana papalayo ang lalaking si Anthony ay hindi na napigilang kumumpronta ni Rodrigo. Milnet, ano to? Sino yung lalaking yan? At bakit hinalikan ka niya? Niloloko mo ba ako? Gulat na gulat si Milnet noong makita niya na nasa tabi na pala nila si Rodrigo. Natahimik siya ng ilang segundo bago sumagot at wala na rin siyang magawa kung hindi tuluyang umamin. Si Rodrigo, sasabihin ko ng totoo. Siya si Anthony, ang boyfriend ko. Sawang-sawa na ako sa buhay na mayroon tayo. Hindi ko na kaya magtiis sa kakarampot na sinasahod mo at hindi ko nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Ipagkumpara mo ang buhay niyong dalawa ni Anthony. Mayaman si Anthony at kayang-kaya niya akong bilhan ng mga regalo. Ikaw, anong kaya mong ibigay sa akin? Pala? Simento? Hindi na kita kayang pagtiisan pa, Rodrigo. Kaya sasama na ako kay Anthony. Nagmamadaling nag-impake si Milnet at sumama na siya sa lalaking si Anthony. Tuluyan na nga nitong iniwan si Rodrigo. Pati na ang mga anak nila, kaya hindi na naiwasang mapaiyak ni Rodrigo. Hinayaan na lamang ni Rodrigo ang gustong gawin ng asawa niya. Totoo naman daw kasi ang mga sinabi nito. Dahil walang-wala talaga siya pagdating sa lalaking ipinalit nito sa kanya. Natutulog na rin ang mga anak nila habang iniiwan sila ni Milnet. Ikinuwento na lamang ni Rodrigo sa mga ito ang tunay na nangyari noong magising ito kinabukasan. Kaya noong malaman ng 2 niyang mga anak ang pangyayaring iyon, ay umiyak din ang mga ito at hindi muna nakapasok sa paaralan. Ang buong akala ni Rodrigo ay magiging masaya at buo ang kanilang pamilya, kahit nakakaranas sila ng matinding kahirapan. Ngunit mali raw pala siya ng akala, dahil bumitaw ang asawa niya at pinabayaan sila ng mga anak niya. Gayunpaman kahit patong-patong ng mga problemang pinapasa ni Rodrigo ay hindi pa rin siya sumuko sa buhay. Hindi niya hinayaang matigil sa pag-aaral ang 2 niyang mga anak at nagtsatsaga siya sa pagtatrabaho para masiguradong maibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng mga ito lalo na't wala na siyang katuwang sa pag-aaruga kila Princess at Erica. Para makatipid ay napagpasyahan ni Rodrigo na maglakad papunta sa kanyang trabaho, imbis na sumakay ng pampasaherong sasakyan. Nagbabayad pa kasi siya ng 30 pesos sa tricycle palabas ng kanilang barangay at nagbabayad pa siya ng 12 pesos sa jeep papunta sa kanyang trabaho. Araw-araw ay 10 kilometro ang nilalakad ni Rodrigo. Hindi niya maikakailan na napakahirap ng gawain ito para sa kanya. Ngunit sinasabi na lamang niya sa kanyang sarili na masasanay na lamang din siya dahil kailangan niya talaga itong gawin upang makatipid at maipagpatuloy ang pagpapaaral ng 2 niyang mga anak. Makalipas ang ilang buwan ay nasanay na rin silang mag-aama na wala na sa kanilang tabi ang ina nila.
Nagtutulungan na lamang silang tatlo at pilit na kinakaya ang mga problemang kinahaharap nila. Isang araw ay maagang gumising si Rodrigo para ipagluto ng umagahan ang mga anak niya. Papasok pa kasi ang mga ito sa eskwelahan pero nagulat siya dahil nakita niyang lumabas sa kwarto ang panganay niyang si Erica. Oh, Erica anak, bakit ang aga mong gumising ngayon? Alas 4 pa lamang kaya dapat ay matulog ka pa. Baka antukin ka mamaya sa klase, sige ka. Bigla siyang niyakap ni Erica. Ngunit ang ikinagulat ni Rodrigo ay sinabi nito sa kanya. Papa, napanaginipan ko po si Mama. Namimiss ko na po siya. Sana po ay nandito pa rin siya para buo pa rin po ang pamilya natin. Nakakaawa po kasi si Bonso kagabi. Dahil bago po siya matulog, ay umiyak din po siya dahil namimiss niya rin si Mama. Hindi na namalaya ni Rodrigo na tumutulo na pala ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Hindi rin kasi niya maitatanggi na kahit siya ay namimiss din ang asawa niyang si Milnet. Pasensya ka na anak ha. Kahit kasi si Papa ay walang magawa. Nagustuhan niya ng Mama niyo at wala tayong magagawa tungkol doon. Kaya magsipag pa kayo ni Bunso sa pag-aaral ha. Para balang araw ay makamit niyo ang mga pangarap niyo. Nang sa ganoon ay umaman kayo. Ayaw ko na sapitin niyo ang sinapit ko kaya hanggat kaya ko ay susuportahan ko kayo. Kapag nasa trabaho si Papa ay ikaw munang bahala kay Bunso ha. Ingatan niyo ang mga sarili niyo dahil mahirap magkasakit ngayon. Mahal ang mga gamot at mahal din ang pagpapagamot. Sige na Erica, bumalik ka na sa pagtulog. Gigisingin ko na lamang kayo mamaya kapag kakain na. Tatapusin ko lang din ang pagluluto. Pinunasan na ni Rodrigo ang mga luha niya. Ramdam niya ang sobrang hirap sa mga bagay na ginagawa niya ngunit hinding-hindi raw siya susuko para sa mga anak niya. Nagpatuloy ang pagsisipag ni Rodrigo. Araw-araw ay naglalakad siya ng 10 kilometro at maghapong mabibilad sa arawan dahil sa pagtatrabaho. May mga pagkakataon pa nga rin na nakakaramdam ng hindi maganda si Rodrigo sa kanyang katawan. Pero pinabaliwala na lamang ni ito hanggang sa isang araw ay napansin na ng panganay niyang anak na si Erica ang grabing ubo niya. Papa, malala na po ang ubo niyo. Huwag po muna kaya kayong pumasok ngayong araw. Pahinga niyo po muna ang katawan niyo dahil alam ko rin po na pagod kayo sa pagtatrabaho niyo. Sumagot naman si Rodrigo at sinabing, wala to nak, simpleng ubo lang to dahil natutuyuan lang ako ng pawis sa trabaho. Wala kayong dapat na ipag-alala at papasok ako ngayong araw sa trabaho dahil kailangan ko tong gawin. Maraming salamat sa pagpapaalala ha. Sigurado po kayo papa ha. Basta palagi niyo pong tatandaan na hindi niyo po kailangan sagarin ang sarili niyo. Kontento po kami sa kung ano ang kaya niyong ibigay sa amin. Basta ang mahalaga po ay nandito pa rin kayo sa tabi namin ni Princess. Ngumiti naman si Rodrigo at binigyan ng mahigpit na yakap si Erica. Pero isang araw habang naglalakad ulit papunta sa trabaho si Rodrigo, ay nagtaka siya noong may tumigil na kotse ng pulis sa tabi niya. Napatigil din siya sa paglalakad at bumaba rito ang isang pulis. Ah, sir, ano pong pangalan niyo? Tanong ng pulis. Rodrigo po ang pangalan ko, officer. Bakit po? May nagawa po ba akong hindi maganda? Mabuting tao po ako, officer. Pagpapaliwanag naman ni Rodrigo. Muli namang sumagot ang pulis at sinabing, ah, kalma lang po tayo, Sir Rodrigo. Wala naman po kayong ginawang masama. Ang dahilan po kung bakit ko kayo tinigilan ay aalokin ko na lamang kayo kung gusto niyong sumabay sa akin. Papunta rin kasi ako sa direksyong nilalakad niyo. Saka palagi rin kasi kitang nakikita na naglalakad dito. Hindi ba't dinadaanan mo rin yung police station? Doon kasi ako naka-opisina at araw-araw kitang nakikitang naglalakad. Tila nabunutan ng tinik si Rodrigo noong malaman na hindi naman siya huhulihin ng pulis na ito. Natuwa siya dahil nagmagandang loob itong isabay siya, kaya sumagot siya rito. Ah, opo officer. Tama po kayo dahil araw-araw nga po akong naglalakad dito. Maraming salamat po ah. Sige po, makikisabay na rin po ako sa inyo dahil malayo-layo pa rin po kasi ang lalakarin ko. Pero teka lang, Sir Rodrigo, bago tayo umalis ay gusto ko po muna kayong tanungin. Ano nga ba ang dahilan bakit araw-araw kayo naglalakad? Parang ang layo rin kasi ng nilalakad mo. Sumagot si Rodrigo at sinabing, opo, officer. Araw-araw po ay 10 kilometro ang nilalakad ko.
At nilalakad ko yun para makapunta sa trabaho ko. Isa po akong construction worker at may kalayuan po rito ang trabaho ko. Talaga po ba? Nakakamangha ka, Sir Rodrigo, dahil naglalakad ka ng ganoon kalayo para makapagtrabaho. Pero bakit hindi ka nalang sumakay ng jeep? Magkano lang din naman ang pamasahe, di ba? Sa paraang yun, hindi ka pa mapapagod. Tama po kayo, officer. Dahil 12 pesos lang naman po ang pamasahe sa jeep. Pero ang 12 pesos po na yun ay mahalaga na rin po para sa pamilya ko. Nagtitipid lang din po ako para masiguradong maibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng dalawa kong mga anak. Ako na lamang po kasi ang inaasahan nila at ayaw ko silang biguin. Saka, sanay na naman po ako sa paglalakad ko araw-araw. Ginagawa ko pong lahat ng to para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Naikuwento rin ni Rodrigo sa pulis na ito ang tungkol sa nangyari sa kanila ng asawa niya. Kaya nalaman ito na siya na lamang talaga ang tumataguyod sa dalawa nitong anak. Grabe, Sir Rodrigo. Pinabilib niyo po ako dahil sa katatagan niyo. Alam ko po na ang pagtatrabaho niyo bilang construction worker at pagtataguyod ng mag-isa sa mga anak ay hindi biro. Kaya ngayong nalaman ko na po ang dahilan kung bakit araw-araw po kayo naglalakad sa kabaan ng kalsada na ito, ay gagawa po ako ng paraan para matulungan kayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay hinatid na rin ng pulis itong si Rodrigo sa mismong lugar kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit hindi nga lamang iyon doon nagtatapos. Kagaya kasi ng ipinangako ng police officer na ito, ay nagsagawa ito ng fundraising sa kanilang komunidad at ibinahagi rin ng pulis ang kwento ni Rodrigo sa social media. Makalipas lamang ang isang linggo, isang umaga, habang naglalakad papunta sa kanyang trabaho si Rodrigo, ay inabangan na pala siya ng kakilala niyang pulis sa harapan ng istasyon nito. Magandang umaga, officer. Para ngayon lang po kita nakita na nakatambay rito ng ganito kaaga, ha? Nako, Rodrigo, mas gaganda ang umaga mo dahil sa ibabalita ko sa'yo. Alam mo kasi, ay inabangan talaga kita rito. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noong isang linggo? Natutulungan kita? Nagsagawa ako ng fundraising. At dito pa lamang sa ating komunidad ay marami nang nagbigay ng donasyon. Nakalikom ako ng malaking halaga ng pera at para to sa'yo. Hindi makapaniwala si Rodrigo dahil nalaman niyang ganoon pala ang ginawa ng butihing police officer na ito. Labis ang pasasalamat niya, subalit may kasunod pa itong sinabi sa kanya. Teka, Rodrigo, huwag ka muna matuwa dahil sigurado ako na mas matutuwa ka sa susunod kong sasabihin. Ibinahagi ko sa social media ang kwento mo at maraming tao ang naantig dito. Nagbigay rin sila ng napakaraming donasyon dahil nag-viral ang post kong yun tungkol sa'yo. At bukod doon, may dalawang tao ang nag-message sa akin. Sinabi nila na sila na raw ang sasagot sa buong pag-aaral ng dalawa mong mga anak hanggang sa makapagtapos sila. Habang naririnig ni Rodrigo ang bawat sinasabi ng pulis na ito ay pumapatak na ang kanyang mga luha. Hindi na niya napigilang mapaiyak dahil nalaman niyang napakaraming tao ang gustong tumulong sa kanya. At mayroon pa raw palang pag-asa ang pamilya niya. Dahil sa pagtulong ng butihing police officer na ito ay bigla itong niyakap ni Rodrigo. Hindi siya makapaniwala na ginawa iyon ng pulis para lamang sa kanya sapagkat kung ituturing daw niya ang kanyang sarili ay isa lamang daw siyang hamak na construction worker. Tara na, Rodrigo. Sumama ka sa akin at mag-grocery tayo para may pambaong pagkain ng mga anak mo sa eskwelahan. Ika ng police officer. Pero hindi po pwede, officer. Kailangan ko po munang pumasok sa trabaho dahil siguradong mapapagalitan po kasi ako ng boss kapag umabsent ako. Sagot naman ni Rodrigo. Huwag kang mag-alala, Rodrigo, dahil galing ako kanina dun sa trabaho mo. Ipinaalam na kita kaya ayos lang kahit hindi ka muna pumasok ng trabaho. Matapos iyon ay nagtungo na nga ng grocery store ang police officer kasama si Rodrigo. Namili sila ng maraming prutas at pagkain at matapos iyon ay umuwi na sila sa bahay ni Rodrigo. Pinag-usapan ng dalawa kung ano ang gagawin nila sa perang nalikom nila. May kalakihan din kasi talaga ito at napagpasyahan na lamang ni Rodrigo na ipaayos lamang ang maliit nilang bahay nang sa ganoon ay may maayos na matirhan ang kanyang mga anak. Ang ibang perang natira ay ginamit na lamang ni Rodrigo upang makapagpatayo ng maliit na sari-sari store.
Iyon na lamang daw ang kanyang pagkakaabalahan at titigil na rin siya sa pagtatrabaho nang sa ganoon ay mas mabigyan niya ng pansin ang dalawa niyang mga anak. Kinahapunan noong makauwi si na Princess at Erica galing sa eskwelahan ay nagtaka rin ang mga ito noong may mga kasamang pulis ang kanilang papa. Pero ikinuwento naman ni Rodrigo sa mga ito na ang butihing police officer na ito ang tumulong sa kanila para mabago ang buhay nila. Tuwang-tuwa si na Princess at Erica noong makita ang sandamakmak na pagkaing mayroon sila. Ngunit napatalo na lamang sila sa pagkatuwa noong kanila ring malaman na magkakaroon na rin sila ng sariling tindahan. Labis ang pasasalamat ng mag-aama sa butihing police officer. Kung hindi nga raw kasi dahil dito, ay hindi ito mangyayari sa buhay nila. Pero sinabi naman ng police officer na kaya raw nila ito nararanasan ay dahil nakita ng Panginoon na sa kabila ng mahirap nilang pinagdadaanan ay nandito pa rin sila at lumalaban sa hamon ng buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Haligi ng Tahanan.